Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po tayo muli sa isa na namang episode ng pinakabagong programa ng DOST-ITDI na naghahatid kaalaman tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon na maaaring magamit o makatulong sa ating mga nagninegosyo o yung mga kababayan nating nagnanais magkaroon ng sariling negosyo. So makakasama natin sa episode na ito, una muna si Dr. Benilda Ibarbia, sa isa po siyang DOST scientist. Take note ha, scientist namin yan. At siya po ay head din ng aming MIC or Metrology in Chemistry of the National Metrology Laboratory ng DOST-ITDI. So siya po yung sabi nga po eh, siya yung queen of reference materials of DOST. Dito naman po sa akin tabi, isa din pong magandang binibini. At kami nagpapasalamat sila at napaunlakal ang ating imbitasyon. Si Miss Agnes Perpetua Legazpi, siya po ang Assistant Director ng Export Marketing Bureau ng Department of Trade and Industry, or DTI. Welcome po, mga madam, dito sa aming bagong programang Tech Negosyo. For this episode, tatalakayin po natin ngayon kung ano ba ang importansya or significance po nitong mga reference materials in terms of food safety. Hindi lang po yung food safety, marami pa pong iba. So yun po yung ating mga tatalakayin ngayon. At sa industriya naman po, how we can complement each other. Pareho naman po tayong nasa government. How these two institutions, DOST and the DTI, can really be of significance or help to our industry. Malalaman namin na meron pong hindi na-receive or hindi na-accept because these markets, yung kanilang competent authorities will advise actually us, the country, and inform us kung ano po yung mga violations or yung hindi na-meet na standards. Pag nangyayari po yun, medyo delikado sa atin. Kasi yung i-identify nila sino yung kumpanya na yon, tapos i-advise yung company na yon kung before madali siyang mag-export, na nahihirapan na po siya kasi kailangan na siyang umulit ng mga testing. At hindi lang sa company level po kasi yung non-compliance, no? Opo. It actually impacts to the country's reputation. Ang reference material po namin dinidevelop ay ginagamit na panukat upang ang measurement natin dito sa Pilipinas at maging sa abroad ay magkapareho. So, kailangan accurate, reliable, at comparable ang resulta natin. Kahit dalhin man sa parte ng ibang bansa, papareho tayo ng measure. Importante po talagang ginagawa nyo kasi ang gusto natin, yung ating mga produkto na inaangkat ng iba't ibang mga markets, talaga pong accepted sa kanila. Kasi isa sa mga challenges natin ay yung tayo ay nag-export at hindi pala akma yung mga sa panukat nila or standards nila. So magandang guidance po. Sana meron po bang way na yung mga exporters pwede nilang ma-access yung mga information na ginagawa ng opisina ninyo? Opo, sinisimulan na po nating i-disseminate ang information na dito sa Pilipinas gumagawa tayo ng reference material na magiging napaka-importante sa mga laboratorio upang ma-meet ang standard sa local, maging sa abroad. Alam ko maraming mga produkto kayo na tinitingnan. Ano po ngayon yung mga naka-focus na products? Sa ngayon kasi ang focus natin ay para sa food safety. Ganun po. Oo, food safety muna. Example, Ma'am Beng, ng mga na-develop na ninyo na mag-cater sa food safety. Ang una namin dinevelop ay yung benzoic acid in juice. Kasi dinadagdag siya as preservative. At nag-export din tayo ng mga materials na pan-juice na pag na-measure na sobra-sobra sa benzoic acid o sa preservative, rejected na siya. Sayang ang puhunan, sayang ang time. So, ang ating focus ay makapag-measure tayo ng accurate, comparable, at reliable saan man tayo makarating.
Dok, paano natin i-apply yung reference materials pag kunyari yung ating mga exporters talaga nang interesado na po silang mag-export? Anong kahalagan ng mga to sa kanila? May mga standard kasing minimit yung mga exporters natin. Uh-huh. So, halimbawa, level ng histamine kung sa tuna. Uh-huh. So, may standard na sinusunod at sa laboratory naman, kailangan ma-meet nila yun. Pwede kasing in-analyze dito sa atin, pasado, pagdating sa exporting sa market, exporting country, imine-measure uli nila yan eh. Pagbaksak, anong mangyayari? Yung po bang the way you measure na right now, comparable na sa ibang bansa or accepted, like may mutual recognition agreements na Opo, po ba? Meron po tayong MRA. Yes. Nag-sign na rin tayo doon. Okay. And we are member ng Bureau of Weights and Measures. Ma'am Agnes, di ba nga po nag-export tayo? Sa panahong ng pandemyang ito, di ba very much challenged tayo sa anumang larangan? And most probably even sa exports, no, dito sa market export and globally and even locally. Ano-ano na po ang mga trends ngayon in terms of our exports? Ano po ba ang trend ngayon? We actually were very optimistic end of 2019 because we were hitting our targets po. Wow. Na-hit natin ang targets natin na nakasaad sa Philippine Export Development Plan, wow, which is an input to the Philippine Development Plan. So we were on track. However, nitong lumabas na mga data natin ng March, April, May, 3 months sustained, medyo bumaba na talaga. And it's not only us naman po. It's uh-huh. also other countries and other big global markets talaga na affected. Uh-huh. However, nakikita namin naman na may mga trends naman din in as far as ano ba ang may mga potential pa sa export. In this pandemic, on this time of pandemic, ang nakikita natin na na-evolve, nag-shift, at they reconfigured themselves, our garment exporters, na nag-shift to producing PPE, may mga nag-produce ng mga masks at saka gloves. Pero in terms of food, may nakikita rin po kaming trend. Ano yan, ma'am? These are the so-called superfoods. Superfoods like? BCO. Oh! We have fresh fruits. Mm-hmm. So yung mga ganun po. And I think ang maganda rin natin pagtuunan ng pansin is kung paano natin pwedeng i-food grade yung activated charcoal. Oh, kasi po ito eh halos ini-import natin yung mga ingredients na ganun. Tapos they are in turn ini-import natin. Actually tayo nagpo-produce ng raw material. Correct. Tapos ini-import mo as a food grade. Yeah, tapos yung food grade na yon ginagawa na siya ngayon ng yogurt, nilalagay siya sa personal care and cosmetics. Exactly, ma'am. Sa toothpaste, sa mga facial wash. So, yun po yung mga nakikita namin. Anything to do with coconut, we think may potential po siya. Exactly. And the superfoods na nakikita namin, turmeric, of course, the malunggay. Ginger. Yung mga ganon. Okay. And we actually have very big companies that are already interested into pursuing itong mga ganitong so-called superfoods. So, patok tayo dyan, ma'am, kasi we have technologies on ginger tea, di ba? We have BCO production, we have BCO-based personal care products. So, patok din talaga yung ating mga technologies, Dok Beng. Oo, alam mo, natutuwa nga ako that we met here. Okay. Kasi this could be the source of what the future direction of our work for reference material. Although, sabi ko nga, nagsimula pa lang tayo sa food, pero marami pang area na pwedeng i-develop na as reference material. Ma'am Agnes, ano pa po yung mga local products po na maaaring pumatok sa export? Bago mo sagutin yan, ma'am, narito muna ang ilang paalala. Welcome back, guys! Dito tayo muli sa Tech Negosyo. Ma'am Agnes, ano na nga po ba yung mga list ninyo na pwede nating ma-export pa ang mga local products na pwede for the export market? Meron po tayong programa kung paano natin
dinadagdagan sana yung ating mga number of exporters. Kasi medyo limited yung number of exporters natin. At when you look at our export figures, the bulk of our export nasa electronics. Pero hindi, ang mga MSMEs wala sa electronics. Mga multinational firms mostly. So kung gusto po natin talagang tulungan ang mga MSME, nandito po sila sa mga sector ng food, fresh process, also beverage, nasa furniture sector sila, nasa mga custom jewelry, at nasa mga artisanal po, yung gawa ng kamay. So yun, may mga ganun type. And of course, the evolving ones are anything that we have certifications. Yung kung may certifications tayo ng organic. Organic. Mga produkto na merong organic. And when you mention certifications, ma'am, babalik ko ulit. Pag-export po kasi, it doesn't mean na certified ka sa Pilipinas. Exactly. Approved na din sa market o tanggol na. So yun po siguro pwede natin pagtulungan din. Yes, ma'am. Napakaganda nga po, no, mga madam, itong ating talakayan at nagkakatulungan yung mga government agencies natin ng DOST at DTI. No? At bago tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa pinakamasayang parte ng ating programa, ang Tech Talk. Berto, bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Bumalik ka na! Ricardo? Hindi, madam. Huh? Yung ini-import nating mango product, binalik! Bakit sira-sira? Standard! Yung patay-patay pagkakadilaw ng mga mangga. Hindi po masa sa quality, madam. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Eh, bakit hindi yung product development ng ITDI ng reference materials ang gawin natin? Pag ginawa nyo yan, madam, siguradong dekalidad ang mga produkto nyo! Meron pa ng ganito? Yes! Eh, kailangan sundin natin! Yes! At hindi na ito babalik! A lot of boring math later. Ma'am! May bumalik! Oh no! Bakit bumalik? Eh, sinunod naman natin lahat ng reference materials ng ITDI. Ang ganda na nga ng packaging mo! Hindi po, ma'am. Wala pang bumalik na produkto natin. Lahat pasado! Good! Ano sinasabi mo doon? Ay, ma'am. Anong bumalik yan? Hi, Juna. I'm sorry. Pwede naman kitang bigyan ng isa pang chance. Welcome back, guys! Dito tayo muli sa Tech Negosyo! So, paano ba sumali sa Tech Talk na yan? Pwede ba kami dyan? Of course! May premyo po ba yan? Yes, ma'am! Napakadali lang. What's Hello, this? Mga ka-Tech Talks! Ready ka na bang manalo ng mga exciting prizes? Alamin natin kung paano. Una, mag-isip ng mga witty caption sa mga ipopost namin na Tech Talk Video of the Week. Pangalawa, lagyan ng hashtag Tech Negosyo at hashtag Tech Talk ang mga ipopost ninyo. Pangatlo, itag ang FB page ng Tech Negosyo at make sure na nakapublic ang post ninyo para ma-access namin. Pang-apat, ang post na may pinakamaraming likes and shares ang mananalo. So ano pang hinihintay ninyo? Grab your phone, watch our video, makitektok na at magsulat ng mga kwela at witty captions at siyempre itag nyo ang mga friends nyo, kamag-anak nyo at friends ng mga friends nyo. Right! Like! Share! O diba? So easy to win! Dito lamang yan sa pinakamasayang programa ng DOST-ITDI, ang Tech Negosyo! Madali lang pala eh. Madaling magagawa yan ng mga kasamahan ko. Mamaya lang meron. Asahan ko. Wow. Yan. Para ka lang nag-TikTok. Oh. So ating mga viewers, join na po kayo. Yes, ma'am. Like. Share. Oh. Hindi na pala love. Yes, like, ma'am. Like oh, look, oh, dami nang nag-like ko. Oh, sabi niya, wow.
very relevant daw ang ating programa o sa inyo. O, isa pa, ito sa Twitter sabi niya, wow, so good, D-O-S-T-I-T-I. Oh, thank you naman, okay. So ayan po mga kaibigan, mga tagatangkilik ng ating programa. Thank you so much, no. Ma'am Beng and Ma'am Agnes, napakaganda ng ating naging talakayan, no. I hope, no, we are banking on this talakayan na maging springboard ng ating lalong maigting na pagtutulungan ng DTI at ng DOST-ITDI upang lalo nating masilbihan at mapaiting ng ating mga negosyante at yung mga naglanais magnegosyo na lalo pa nilang mapaunlad yung kanilang mga pamumuhay at mga negosyante at marami din silang matulungan in their own terms. So yun po, maraming salamat Ma'am Agnes and Doc Beng. Thank you for coming and being our guest in our Tech Negosyo. Sigurado ka ba sa produkto natin? Siyempre naman, sir! Ano rin mo ito, ha? Gumawa kami ng sistema ng panukat para accurate, comparable, at traceable internationally. Halimbawa, sa ketchup, gumagamit tayo ng preservatibo gaya ng benzoic acid. Pero kailangan tama ang sukat nito na naaayon sa allowable limit. Sa paggamit ng RM bilang pamantayan, winner ang produkto mo. Dahil ang Tatak DOST-ITDI, Tatak garantisado! It's good! Sana! Ay, ano na naman yan, Juna? Ha? Ma'am! Ganda-ganda ng boses ko! Ganda ba yun? Oo! So, ma'am! May submitting ka na naman. Ayan, oh. No? Admit ano one daw. O yan, ito na siya. Nag-sign in na siya, oh. Hi, sir! Hello, sir! Ayun, good day, Ms. Violi. Good day din sa mga participants natin, sa mga viewers. So, yan po, sa yung ating guest, no? Si Mr. Rodel Orasyon from TAPI. Sa totoo lang, ano, nakakatuwa na meron ganito yung ITDI. So, nakakatulong siya. Siyempre, mas mapopromote natin yung mga technologies, mapopromote natin yung mga programs and services, lalo na ng ITDI. Kami po yung Technology Application and Promotion Institute. Kami po yung marketing arm ng DOST. So, bilang bumubuo ng TAPI, nakakatuwa na napaparating natin yung mga programa, mga serbisyo ng ahensya natin sa mga publiko. So, oo, narinig nyo yun? Una-una, sa DOST kasi marami tayong programa, nakakatulong yung mga serbisyo natin, lalo na doon sa mga technical assistance. Yung mga ano natin kasi businessmen, kailangan talaga nila ng ano eh, ng technical know-how. So, feeling ko, yun yung pinaka natutulong ng DOST. And also, yun nga, yung DOST at yung mga agencies niya is nag-implement sila ng iba't ibang mga programs and services na related sa pag-adapt natin sa new normal. So, sa DOST, lalo na sa TAPI, meron kaming venture financing program. Can you tell us something more about this, Sir Rodel, yung sa venture financing? Isa yung programa na tumutulong sa mga maliliit na negosyante, sa mga micro-small enterprises. At lalo na dun sa mga pasimula pa lang at yung mga nagtatarget ng DOST technologies, lalo na ng mga na-develop ng ITDI. Nakatulong yung venture financing program kasi binibigyan natin sila ng financial assistance para sa mga equipment na kailangan nila sa kanilang production facility. Also, sa venture financing program din, discuss ko na, meron kaming bagong implement na program. Ang tawag sa kanya, Ligtas COVID. Ibig sabihin ng Ligtas COVID is develop innovation, government support, for technologies against spread of COVID-19. Wow. So, ang gandahan nito, ang binibigyan natin ng tulong ay yung mga micro-small enterprises na nagpro-produce ng mga technologies, ng mga produkto na pwedeng ipanlaban or pwedeng maging katulong natin para hindi na mag-spread yung COVID sa Pilipinas. So, mostly mga ano to eh, companies ng alcohol, yes, mga sanitizer, mga PPEs, face masks, face shields. Yun yung pinopromote namin ngayon. Meron kaming ganitong programa, Ligtas COVID-19. Also, maganda din siya kung merong technology ang ITDI na gustong i-adopt ng mga micro-small enterprises, ng mga production companies, pwede nilang i-apply siya. So, ang covered naman nun,
discuss ko na din yung coverage. Yung coverage noon ay financial assistance naman yun. Oh my God! Para pambili ng raw materials. Pangdawa ng mga technologies na yun. Even the line-up of our show. Yes! Magandang tulong kasi nga kailangan talaga natin i-support yung mga businessmen na nagpo-produce talaga nun. Hand-in-hand yung government tsaka yung business sector dun sa ganung program. So magte-training ako sa ITDI, tapos mag-a-apply ako ng financing, yayaman na ako. Ha? Ah, iiwan mo na ako? Hindi ma'am. Gagawin kitang katulong. Ah, ikaw na. No. Naman, joke lang yun ma'am. Siyempre ikaw ang katulong ko sa pagyaman. It's wakiyan. Ay, oo ma'am. Api. Okay. To give you an idea, yung mga tech, mga companies na sinusupport namin is mostly sa industry sector. So, nandun kami sa mga nagpa-produce. Pero, nagde-debate na kami dun sa ganung tradition. So, mostly we can support the ICT sector through the, ano po, yung mga nagde-develop ng mga applications, nagde-develop ng mga technologies geared towards industry 4.0. Yung mga, ano siya, related to science and technology din, pero yun nga, hindi siya physical product, pwede naman siya as long as, yun nga, ano siya, technology-based, and syempre, kailangan, ano siya, kinatarget talaga ng mga in the future. High-tech, very good topic. Sir, ano yung mga dapat kong tandaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami. Para paano mag-apply. Now na, I'm so, you know, G na ako, G. Para ma-assure natin, ma'am, na ano sila, na pasok talaga sila sa programa is unang-una kailangan tandaan nila na nag-apply sila sa DOS, sa Science and Technology. So kailangan yung mga activities nila is related doon sa ganung sector, sa Science and Technology. Pangalawa, sa technical side, kailangan may technology talaga and may innovation doon sa kanilang production. Check! So yun, kailangan ano din siya. Malinaw dun sa kanyang plano, sa kanyang proposal. Check! Pangatlo, kailangan financially viable or meron silang target sa kanilang finances. Kasi sabihin ko na din, yung assistance natin sa venture financing is meron siyang repayment kasi. So, kailangan nilang ibalik in time, pero ang kaibahan, wala siyang interest. Unless yung mga regular oh my God, big check! Sa amin, wala. Sa TAPI, wala siya. So, walang interest. It's a good offer. Makikita natin na financially magiging stable yung company during the span ng kanyang product, kanyang project implementation. And lastly, kailangan may specific siyang marketing plan. Alam niya kung saan siya magbebenta, alam niya yung target niya na market, and oh alam niya God, yung current market niya. Super so, check yan sa akin. Malawak ang followers yung matitingnan. And lastly, kailangan may economic and environmental impact. And or plan. So, kunyari, may tinatarget siya na ma-hit na job generation, meron siyang resolve na environmental crisis. So yung mga ganun, kailangan din maipakita ng isang company dun sa kanyang proposal. So I think those five aspects would suffice na tandaan ng isang mag-a-apply sa venture finance. Kaya ma'am, partner talaga no, yung TAPI, DOST TAPI saka DOST ITDI. Nasa atin yung technology, nasa kanila naman yung pag-assist. Naku, mentoring, financing. During application, tumutulong ang DOST TAPI na i-link din kayo sa mga agencies na kailangan, nakakailanganin nyo. For example, you lack the technical know-how, hindi nyo alam kung ito talagang equipment na to, is ito yung kailangan nyo. We can connect you to the research and development institutes. Specifically, pwede sa ITDI, yun nga, yung host nito, sa Industrial Technology Development Institute. So, pwede namin kayong i-ano doon, i-link. And also, yung mga experts naman din namin sa TAPI are also experts in intellectual property. Kung merong possible na innovation, possible na invention na ma-protect, we can also link you to those persons and experts. Ma! Mm-hmm. Ililink daw ako ni sir sa kanya. Oh. Approve ka pa sa kanya. Approve ka? For me. Happy ka ba? Basta happy ka, sige, go. Oh my God. At saka bigyan ka niya ng capital. Yes. Napaka-supportive mo talaga, ma'am. Oh, siyempre. I love you.
I'll chase her. O sige, go. Paano naman kaya mag-apply? Pwede sila mag-apply through our email address, tapi.post@yahoo.com. Magpapasa sila doon ng proposal. Pero kung wala pa silang idea kung ano yung i-apply nila, pwede naman silang mag-send ng inquiry regarding sa Venture Financing Program, and then mag-respond kami, bibigay namin kung ano yung kinakailangan ng mga dokumento, yung kung ano yung kailangang ilagay sa proposal na kailangan lang i-submit sa Venture Financing Program. Thank you, Mr. Rodel, for sharing your insights about the Venture Financing Program of TAPI. And please continue supporting and watching, engaging with our show. Yes. Ito po yung show ng DOST-ITDI na nagbibigay kaalaman sa siyensya at teknolohiya at inovasyon. At saya! Saya! Dito lang sa Teknegosyo!